Marami ang nag-aakala na ang inguinal hernia o luslos ay sakit na maaaring magkaroon lamang ay ang mga kalalakihan. Ayon kay Dr. Darnell Jasper Hurtado, isang urologist sa Makati Medical Center, hindi lang lalaki ang maaaring magkaroon nito, kahit mga kababaihan ay pwedeng tamaan ng hernia. Actually, both females and males could have inguinal hernias, no? Mas common lang po talaga siya sa lalaki, first and foremost, kasi po, during birth, no, bumababa po yung itlog from the stomach papunta sa scrotum ng isang lalaki. May tinatawag din na mixed hernia, kung saan may predisposition ng isang tao dahil sa family history ng hernia. Ang mga aktibidad na nagdudulot ng wear and tear tulad ng pagbubuhat ng mabibigat at ilang kondisyong medikal ay maaaring magpalala nito. Meron tayong tinatawag na mixed hernia. Ibig sabihin, may predisposition na rin po yung isang tao. For example, family history po nila, meron silang hernia sa history. So, meron silang predisposition na magkaroon ng hernia. Tapos, nadagdagan pa po ng mga wear and tear, buhat ng buhat, and other medical conditions. Pwede pong mag-promote po ng hernia. Dagdag pa ni Dr. Hurtado, may iba't ibang uri ng hernia. Depende ito kung saang lokasyon sa katawan ng mahinang muscle dahil dito ito karaniwang nangyayari. Yun yung pinaka-common is the inguinal hernia. Pero any area po sa chan natin na nag-promote ng weakness, pwede pong magkaroon ng lusos. So minsan sa pusod po, especially sa mga pregnancy po, or kaya yung mga medyo overweight o obese, nagkakaroon sila ng tinatawag na umbilical hernia. And then sometimes, yung mga previous operations, abdominal surgeries, pwede po humina yung muscle dito, nagkakaroon din po ng mga loose-loose po. So tawag doon incisional hernias po. And then last, pwede rin po yung tinatawag na femoral hernia, or yung sa babae, mas common. Para din po siyang loose-loose sa singit, pero more on the mas lateral po yung area niya, sa mas magilid po siya. Kung tungkol naman sa operasyon, sinabi ni Dr. Hurtado na ang hernia repair o hernioplasty ay isang mababang panganib na pamamaraan lalo na para sa mga malulusog na individual. Nagkakaroon lamang ng mas mataas na panganib kung ang pasyente ay may kasamang iba pang komplikadong kondisyon. Usually po, we usually measure yung risk and benefits po for the procedure. So most of the time po, ang hernia naman po, hernioplasty or herniography, is a relatively low-risk procedure po siya. Especially kung healthy naman po yung individual, very minimal po yung risk po niya. Nagkakaroon na lang po ng problems na especially sa mga may mga comorbidities talaga. So yun, individualized, we discuss that with the patient kung talagang medyo marami silang health conditions which could complicate the procedure po. Ayon ni Dr. Hurtado, mamuhay ng malusog at mag-ehersisyo ng regular. Kung makaramdam ng kakaibang bukol sa katawan, kahit walang sintomas, mas mabuting kumonsulta agad sa doktor upang maagapan. Eat or live a healthy lifestyle po talaga. Exercise regularly. Tapos, if you have medical conditions na could promote a hernia, you should see your doctors, no? And then, wag po isang baliwala yung mga napapansin pong yung bukol. Even though wala po siyang symptoms, mas maganda po to consult a professional po. At para sa iba pang kaalaman ukol sa inguinal hernia, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.